amigo and amiga, welcome to Ilonah and Ilonah Vlog. Hola! So, for today's vlog, sasagutin ko na yung mga questions ninyo about sa buhay pagbabarko, paano ko nagsimula, and ano ba yung mga duties and responsibilities ko on board. So, nag-post ako ng picture sa FB ko and nag-ask ako kung ano ba yung mga gusto niyong malaman about sa amin, sa akin, ng kapatid ko din. So, ngayon, sasagutin ko yun. So, let's start! Now, first question from Michael Arsenio. Shout out, my friend! Thank you dahil ikaw una nag-question sa aking post and ikaw yung una ko sasagutin. Oh! Sasagutin sa comment. So, first question. Ma'am, ano po ba mga trabaho niyo dyan as third officer? Now, sir, as third officers, ang pinaka-duty ko on board is about papers. Ako yung nagpre-prepare ng mga arrival and departure papers pagparating kami sa puerto. And during at sea navigation, syempre, kanya-kanya kami ng duty. Merong 4 to 8, 8 to 12, and 12 to 4. And yung main duty ko is about navigation. So, kung may mga ibang mga barko na nasa paligid ko, of course, kailangan ko silang liwasan. For the means of navigation, meron kami radar, meron kami EGDIS, may GPS kami. Ito yung mga equipment na nakakatulong din para sa akin. So, sa last vlog video ko, in-explain ko yung mga bridge equipments, yung mga basic na ginagamit namin. And pag nasa puerto naman kami, of course, may mga kargada kami since container ako. And yung mga containers, may loading and discharging, binabantayan namin yun. Medyo magusisi lang sa container kasi nandyan yung mga OOG, mga DG class, dangerous goods. May mga OOG kami. And syempre, yung mga container, lashing, unlashing, chinecheck din namin yun. And of course, pag tumatagilid yung barko, nag-release, ayan, kailangan din namin i-upright yung barko. So, isa yan sa mga duties and responsibilities ko. And, isa pa, andun pa yung pag-arrival and departure kami. Nasa mooring station kami. And of course, as officers, ako yung take charge sa mga tao ko, lalo na sa mga safety nila. So, yan lang yung mga basic na ginagawa namin as third officers. So, meron din naman kay second mate, siya naman yung navigation officer from berth to berth. Siya naman yung nagpa-passage planning kung saan kami, para safe kami makapunta sa isang lugar or sa isang puerto. So, si shipmate, siya naman in charge sa kargada, and si kapitan, overall in charge. Next, from Jean Montecastro. Pag naka-boyfriend po ba kayo magkapatid? Ma'am, hindi ba complicated? Nabigla naman ako sa question na to. So, hindi naman siya complicated kasi since na magkaiba naman kami ng trip, magkaiba kami ng gusto ng kapatid ko, so I think hindi talaga siya complicated. And hindi naman kami nag-aaway about boys since marami namang boys around siya. So, it's okay lang. From Ison Cardas. Mga tips po or advanced knowledge para sa mga kadete. So, ito lang ma-advise ko sa mga kadete nagsisimula pa lang magbarko. Talagang, since kadete kayo, nag-uumpisa pa lang kayo, galingan nyo yung pakikisama nyo sa barko. Kahit kanina pa yan, sa AB, sa OS, lalong-lalo na sa mga officers, dapat talaga maging very respectful kayo sa kanila. And kasi, sila yung mag-aalaw sa inyo pumunta sa beach. And, pagka mabait kayo sa kanila, marunong kayo makisama sa kanila, syempre, bibigay sila ng in return favor sa inyo and tutulungan nila kayo sa mga bagay na gusto nyong malaman. Actually, akala nyo, kadete lang kayo, sa bridge lang kayo, papers lang kayo, hindi. It's not a reality on board. Pag kadete kayo, all around kayo, pwede kayong OS, pwede kayong AD, lahat. Actually, pwede nga rin patulong sa inyo si admin or si safety na gawin tong safety or whatsoever. So, kung gusto niyo talagang marami kayong matutunan, pinaka-basic talaga is galingan nyo yung paikisama nyo. And kahit hindi pa iutos ng officer sa inyo or ni boss sa inyo, kayo na yung marunong magkusa na, boss, ako na lang gagawa nito, or sir, ako na lang gagawa nito. Yung mga ganong bagay lang is napakalaking tulong na. And syempre, para na rin yan sa career ninyo. And dapat maging masipag kayo on board. Walang tatamad-tamad. Bawal yun.
ang pahinga pagdating na sa Pinas. Okay? So, ganun lang. Dapat talaga maging mabait lang talaga. And, from Aiden James. Gusto ko to. Paano ba magmahal ang mga seawoman? So, paano ba magmahal ang seawoman? Pag nagmahal ka ng seawoman, grabe, solid talaga. Solid kasi, tulad ko, syempre, pag ako minahal mo, eh, may intindihan ko talaga yung hirap paano kumita ng pera. And for sure, talagang iti-treasure ko and alam ko na dapat may pagpuntahan talaga yung pera mo. And marunong din mag-PS kasi alam namin na malayo kayo or kung masiman man maging asawa ko, marunong mag-antay. Kasi katulad ko na si woman ako, hindi lahat nakakapag-antay sa akin. Or hindi lang din lahat ng mga seamen, pag umuwi sila, andyan pa yung asawa nila or girlfriend nila, which is napakasakit. Kasi nag-sacrifice sila ng gusto and then pag uwi nila, wala na silang loved ones. So, sa aming mga seawoman, alam namin yung feeling na ganun. So, alam namin kung paano mag-PS at saka maghintay. And, pag seawoman ang minahal mo, syempre, ikaw lang talaga yung love niyan. Hindi namin marunong tumingin sa iba. Kasi alam namin kung paano pagka napalitan ka or paano kung palitan ka ng iba, kasi napakasakit yun. So, ayaw din namin mangyari sa amin yun. So, si woman na yung mahal. So, next. Ma'am, from Kuya Lakay. Ito nakakatawa. Ma'am, kilala niyo ba si Ming Ming? Or si Meng Meng? Minsan madalas mag-shoutout kasi dun sa Channel 16. Actually, sa mga Pinoy na mga officers, hindi ko alam bakit ang ingay nila sa radio at nagsasalita sila ng ganito. Pero pag narinig na namin, pag naririnig na namin ganyan, alam na namin na mga Pinoy yun. Pero sana magbawasan nyo or kung pwede nga lang mawala na yung mga ingay ng ganun sa radio. Kasi syempre nakakahiya din sa mga ibang Pinoy na ganun yung traits natin kung paano makipag-usap sa VHF. So dapat yung VHF talagang means of communication lang sa other na barko. Or kung napaka-importante lang talaga. Not na para paglaruan ng mga ganung klase. Pero naintindihan ko naman, siguro parang nakasanayan nila sa mga unang-unang panahon. Pero which is na sana, mabago rin talaga. And from Arnold Alex Orangan. Saan kayo nag-aral ng marine at magkano na gastos nyo? Simula umpisa hanggang makagraduate kayo. Kahit estimate lang. So sir, I'm graduated from University of the Visayas, batch 2012. And kung magkano yung nagastos ko, I think more than 100 to 200,000. And syempre yung mga tuition, kasi by semester kami, so around 23,000. And 3 years kami sa school. And kasama pa dyan yung mga trainings ninyo. I think 2 to 300,000 siguro. Pero yung training sa, I'm sure, aabot ka ng mga 100,000 dyan. So, estimate lang naman. Pero, kung meron kang scholars, medyo maaka-save ka. So, better na pagka mga yung mga graduating pa lang, sa school pa lang galingan nyo, and para maka-enroll din kayo sa mga scholarships, like ang mga PMA, MAAP, or sa mga schools private, yan. Pwede kayong mag-apply for scholarships. And from Michelle Belling, favorite part of the day sa trabaho? Sa akin, yung navigation, and then nasa open sea kami, and walang kahit anong barko sa paligid, as in talagang relax lang. Yun yung pinaka-favorite ko sa lahat. Syempre, kailangan ko rin magtrabaho, pero yun talaga yung para sa akin, and then nakikita ko yung sunrise and sunset, the best talaga sa feeling. Kumbaga, yun yung iba na nagku-cruising, binabayaran nila, pero for me, libre lang talaga since sa duty ko, and yun talaga yung pinaka-maganda para sa akin. And syempre, wala yung mga makukulit, o mga bisita on board, sa bridge, ganyan. And peaceful, yeah. So, ayun lang naman. And how often do you communicate with your loved ones? Hindi na rin mahirap ngayon kasi may internet na. So, meron kaming limited internet on board and almost every day nakakapag-communicate ako sa parents ko. Unlike before 2014, wala kaming internet on board. And kailangan lang namin pagdadating kami sa port, doon lang kami nagkakaroon ng SIM card and then pahirapan pa. Minsan, one man at si kami and walang internet talaga yun. Sobrang anlungkot talaga. Nasa barko ka na nga,
hindi ko wala kapang communication. Pero ngayon, hindi na ganun kahirap yun. Since na may internet na yung kalimitan ngayon on board. So, ayun. From Michelle Belling, ano yung expectation versus reality when working on board? Actually, expectation. Pag nasa school ka, ang sasabihin lang sa'yo ng mga instructors mo, ganito lang yan. Sabihin nila sa'yo na, oh, pag nakaging seaman ka, makakarating ka sa iba't ibang bansa, malaki sahod mo, makita ka ng iba't ibang mga girls, ganyan. Pero ang reality talaga, bago mo ma-attain yung mga ganong bagay, syempre kailangan maghirap ka muna. Pag OS ka, AB ka, andyan yung mamamasura ka muna, magtitik-tik ka ng kalawang, mamimintura ka, and bilad na bilad ka sa araw, ang layo mo sa pamilya mo, yung mga bagay na sinasacrifice namin. Since nagdaan din naman ako sa ratings, and hindi talaga siya madali. Andun yung puyat ka na, tapos pag may nakaaway ka pa sa barko, wala kang choice kundi pansinin siya, or either na huwag siyang pansinin, and then balik ka lang sa kabina mo, as in wala kang outlet. Na okay, pag masama yung pakiramdam namin, merong parents or missis nila or mister nila na mag-aalaga sa barko, kami lang talaga yung mag-aalaga sa sarili namin. Ganun talaga siya kabigat. Kaya minsan naisip ko, ah okay, kaya pala kami binabayaran ng ganito kalaki kasi hindi talaga siya biro. Pero alam nyo, mas na-realize ko din, yung mga land-based nga natitiis nila na 2 years sila malayo sa family nila. Yun nga lang sila nakakalabas. Kami talaga on board, syempre, bihira talaga kaming makalabas. Yun yung mga expectation versus reality. From Janelle Sadikon, paano po bang mag-apply sa barko kahit walang experience at hindi course ng seawoman? Masasabi ko lang, sa mga nag-uumpisa pa lang, pumunta kayo sa site ng PUEA and hanapin nyo dun yung shipping manning agency ng mga shipping companies, and isa-isayin nyo lahat yun. Kasi yung ganun yung ginawa ko. And then, kasi nung wala pang COVID, pinupuntahan ko talaga isa-isa. And then, kahit na nabibigo ako, or kahit na ayaw nila sa akin, natanggapin kasi sabi nila, oh, wala pong babae, ganito, ganyan. Sige lang, lipat ka ulit. Total, marami ka namang list. So, yun yung mga ginawa ko nun. So, ngayon, dahil may COVID naman, ang gawin nyo po is i-list nyo and mag-send kayo ng email sa kanila and apply hanggang sa matatanggap din kayo. Kailangan lang talaga matyaga kayo and masipag kayong mag-apply. Hindi porket na isa, dalawa, ayaw na sa inyo or 10 beses kayo, 20 times kayong mag-apply pero wala pa rin gustong tumanggap, gi-give up na kayo. So, try lang na try na try. And think positive na dahil ngayon COVID, lalo na yung mga nasa Manila, na mas malaki yung chance na matanggap kayo. And kung hindi ka seawoman at hindi mo feel itong BSMT or BSMRE, wala namang problema yun. Kasi yung iba, galing for example, HRM, nakakapagbarko sila. Pwede sila mag-waiter, pwede sila maging kabinista. So, hanapin nyo lang. And bago kayo mag-apply, bago kayo kumuha ng mga trainings, siguraduhin nyo muna itong shipping agency na ito ay tatanggapin ka. Kung hindi naman, alamin mo muna yung mga basic courses o basic trainings na kailangan. From Castillo Mary Rose, hello ma'am, ask ko lang po, malaki bang halaga ang placement fee ng seaman? Kasi may anak akong seaman sa deck siya. Please reply from watching Berlin. Hello ma'am, so good question po. Kung may placement fee ba? Actually, pinagbabawal po ang placement fee ngayon. So, mas maganda kung makakapag-apply po yung anak nyo ng libre or makakapasok siya sa isang agency na libre siya. And mostly, wala namang minsan kailangan dumaan ka sa utility. Katulad ko, bago ako pumasok dito internationally, dumaan ako sa utility. Naghirap muna talaga ako. As in, 9 months akong nag-utility bago ako makasampa ng barko. And take note, may license na ako noon. As in, nilunok ko talaga yung pride ko para lang makapasok sa international. So, I hope po, pagka yung anak ninyo ay siningian ng placement fee, sana hindi nyo i-accept yun. Pero, kung walang choice at minsan, hindi naman ay iwasan, may placement fee talaga. I hope hindi ganun din siya kalaki.
For example, bibigyan kayo ng price, minsan 15 or 20,000. Sana ganun lang siya, hindi sobrang katulad ng iba na 100 or 200,000. Sana walang ganun po. So, ganun. So, I hope pa rin makapasok pa rin siya ng hindi na kailangan dumaan sa placement. So, next questions. From James Barrett Blacks. Gano'n kayo katagal sa barko bago dumaong? Ako naman sa Navy ship, pero parang iba way ng life pag cargo ship. Actually, sir, my father was a retired Navy. And Navy reservist din kami ng kakambal ko sa Cebu. And so happy na naging part kami ng Navy reservist. And marami kami mga natulungan din. And nakakatuwa. So, na-miss ko din yun. Anyway, gaano katagal? So, it depende kasi, sir, sa biyahe. Minsan may 1 week. May 2 weeks, minsan every day meron kaming schedule. So, depende po sa schedule ng company. Pero para sa akin, nasubukan ko rin na minsan oras lang, umaalis na rin kami. So, ayun. From Dino Jess Inte, PMMA graduate ka ba, ma'am? Actually, hindi po ako PMMA. Ang daming nagsasabi na akala nila scholar ako ng PMA, maapo whatsoever. Hindi po. Scholar lang ako ng parents ko. Sila yung nagsikap para makatapos kami. And dumaan din ako sa varsity. Naglalaro ako ng chess. Hindi ako magaling. Marunong lang ako maglaro. Naks, pa-humble pa ako. Sabi ng kapatid ko, pa-humble pa ako. So, hindi naman. Talagang sinikap ko lang talagang mag-training since na eto naman talaga yung habit ko, yung maglaro ng chess. So, ayun. Isang bagay yun na nakatulong sa amin. Last question na tayo. So, from Yael Farrell. Hi, are you not afraid being only one female on board? No, I'm not afraid since na college pa lang ako, puro boys na yung mga kasama ko. And pag nasa barko naman, as in, secured ka naman, lalo na sa company namin na talagang very protective sila sa mga girls, sa mga female officers, sa mga ratings. And hindi ka talaga dapat matakot. And kung ano man yung mayari sa'yo or mangyari sa akin, nagsasabi naman kasi agad ako sa senior officers ko. Actually, nasubukan ko na rin yun. Merong nagsalita ng bad words sa akin. As in, sinubukan ko agad talaga kay Chimet. And ayun, pinag-usapan nila ni Kapitan and muntik pa uwiin yung tao. Pero binigyan nila ng warning muna. So, hindi na nanaulit yun. Actually, I think kahit sa mga ibang babae na mga nagbabarko, mararanasan talaga nila yung mga verbal harassment or minsan worse kung may physical harassment pa. Basta yung importante, pag nagsisimula pa lang, eh magsabi na kayo agad sa mga senior officers. Dito na po nagtatapos ang ating Q&A and maraming salamat po sa lahat ng mga nanood and I hope nag-enjoy kayo. And please don't forget to like and subscribe! Ciao!